Hello, what's up mga kagribukid? So for today's video tips and video blog, update ko lang kayo dito sa farm mga kagribukid. Ngayon, katulad ng dati, nagpapakain tayo ng asin sa kanila, tapos magbibigay tayo ng update mga kagribukid at some advice para sa ating mga alagang kambing. So ngayon, magpapakain muna tayong asin bago nila ipakawalan yung ating mga kambing. Sobrang dami nito. Asin everyday pag nandito si Kaagribukid sa farm. So ngayon sasabihin ko sa caretaker natin na pakawalan na nila yung ating kambing para kumain na sila ng asin. Sige, pakawalan muna. So ngayon mga Kaagribukid, ayun na, wait natin sila. Yun, doon sa kabila sila dumaan. Sin! Ayan yung mga kambing natin, no? Ayan. Kakainan sila ng asin ngayon. Ayan sila. So ngayon mga kagribukid, ang update natin dito sa farm. Last time kasi naghiwalay tayo ng mga buntis na kambing sa farm. Sad to say mga kagribukid, wala pang nanganak sa ating mga alagang kambing na buntis na malapit manganak. Katulad nga na sinabi ko din sa inyo mga kagribukid, yung tatlong iniwalay natin o hindi natin sinama, hindi pa rin sila nanganganak mga kagribukid. Tapos nandun pa rin yung mga hindi pa rin nanganganak na kambing mga kagribukid. Hinihintay natin kung kailan pa manganak. So ngayon mga kagribukid, ito lang yung update natin sa farm ngayon na this week mga kagribukid. Ayan. Tapos noon, yung mga iba pa lang mga kagribukid, yung mga may anak o yung mga one month old na anak mga kagribukid, wala na pala sila, pinauna natin silang pinaalpas mga kagribukid para mas madali silang makakain o bumusog mga kagribukid. Ang ginawa ko kasi dito mga kagribukid, kaya nalate yung mga ito dahil nag-deworm ako, nag-inject ng vitamins sa kanila. Kaya ngayon pa lang 11 sila pinakawalan mga kagribukid. So ngayon mga kagribukid, may nagtatanong kung ilan ba ang ating mga alagang kambing. Ang mga kambing ko mga kagribukid ay hindi ko pa ito nabibilang, pero sa aking estimated nasa more or less 100 pieces to mga kagribukid. Konti lang yung mga lalaki dito. Nasa tansya ko nasa 15 pieces lang or less than 15 pieces pa mga kagribukid. Tapos noon the rest is babae na, mga bisiro, dumulaga, magdudumulaga, inahin mga kagribukid. So may isa pang tayong tanong, kung nagbibenta ba tayo ng kambing? Oo mga kagribukid, nagbibenta po kami ng live weight at pang-alaga. Pero sad to say mga kagribukid, wala muna kaming benta ngayon kasi for kids muna sila. Kasi gusto kong paramihin muna yung ating alagang kambing at ipapaabot ko ito ng 150 para sa ganon monthly tayo or every 3 months tayo nakakapag benta ng mga kambing mga kagribukid para sa live weight at mga pangalaga. Ang estimated range ko dito mga kagribukid sa mga kung magkano ang mga alaga nito, umaabot ito ng 9K pataas mga kagribukid or 8K pataas. Yun, depende sa klase ng inyong napiling kambing mga kagribukid. Yan. Ang katulad nga sinabi ko, Anglo Nubian yung mga alaga nating kambing. Meron tayong purebred kaso konti pa lang mga kagribukid. The rest is upgraded na Anglo Nubian. Ito yung back natin. Yan sila. Yan. Ngayon, ito na yung mga 1 month old natin. No? Magto 2 month na to sa December. Ito rin. Tapos ito yung sumunod sa kanila. Hoping next year na meron tayong may bibenta. Sa mga gusto palang magtanong mga kagribukid, saan pwedeng makabili ng mga gamot, is pwede kayong mag-PM mga kagribukid sa Del Crucian Merchandise or sa Kaagribukid TV mga kagribukid, para matulungan ko kayo kung ano nga ba ang wasto at dapat para sa inyong alagang kambing. May free consultation ito at guide mga kagribukid, lalong-lalo na sa mga baguhan.
Ayan, no? Nakikita nyo naman siguro mga kagribukid na sobrang effective ng aking mga vitamins at pang deworm na ginagamit. Hindi ko naman ito i-re-recommend sa inyo kung hindi ito effective. Nakikita nyo naman mga kagribukid yung mga alaga nating kambing, kaya highly recommended ko mga ito. So yun mga kagribukid, no? Tapos na silang kumain ng asin at ready na sila para kumain sa pastulan mga kagribukid. May nagtatanong din pala kung yung 20 hectares ba natin na lupain, kung nakabakod ba ito. Hindi mga kagribukid, pinakabakod lang ito, itong main coral natin ito. The rest hindi mga kagribukid, hangga doon hindi namin nakabakod. Tapos nandun may pwede silang pagkainan na nakaalpas mga kagribukid. Yan doon. Kaya ginagawa namin, pinapaharap namin dyan para kumain sila dyan at dumiretso dyan. Kasi dito mga kagribukid may pananim dito na maaari nilang masira. So kailangan doon sila palagi paharap mga kagribukid na pinagkakainan nila. So yun lamang mga kagribukid. I hope na may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video nito. Kung meron kayong katanungan mga kagribukid, i-comment nyo lang sa akin. At muli, ako si Kaagribukid na lagi nagpapaalala na ang pera ay nasa pag-agrikultura. Yun lamang mga kaagribukid, maraming salamat.